naman niya akong hayop. Lahat ng kilos ko, debila. Lahat pinapansin. Lahat mali. Sabi niyo, haling ko rin aminin mo, di ba? Sinabi mo sa akin, kailangan ng mga anak mo. Hindi ikaw ang magdidesisyon, Doray. Katulong lang kita. At ang trabaho mo, sumunod sa utos ko. Apurahin yung trabaho mo na matapos ka ng madali, ano? Oh, sige naman, sa kilos na kayo! Mga katanga pa! Dapat napunta tayo makisama! Hindi ko talaga hinahapang, anak mo! Marati mo! Kausap kita. Sabi ko, sa susunod, gagamitin mo yung doorbell. Ho? Bigi ka ba? Hindi po. Pwes itigil mo yung kahoho mo. Ayoko nang bigi dito sa loob ng bahay ko. Opo. Ikaw ba yung pinadala ni Tata Cario na galing sa probinsya? Opo. Trabahador ba kita doon? Hindi po. Eh, paano ka nakuha ni Tata Cario? Eh, kasi po yung tatay ko, tsaka yung nanay ko, tsaka yung kuya ko po, trabador po ni Mang Cario. Mabuti kung ganun. Alam mo na ba ang trabaho mo? Hindi mo alam kung ano kita? Katulong po. Tagasunod sa utos, yun ang gagawin mo. Opo. Ayoko nang kusa kang kikilos, ha? Dahil baka hindi ko gusto ang gagawin mo. At sa pa, hindi ako nagtitiwala sa takbo ng pag-iisip ninyo. Mas malamang sa hindi ko magugustuhan ang paraan ng paggawa ninyo. Kaya iisa-isahin ko ang trabaho mo ayon sa gusto ko. Naintindihan mo? Opo. Tibo! Tibo! Opo. Ma'am? Samahan mo si... Ano nga pala pangalan mo? Dorothy po. Samahan mo si Doray sa kwarto. Bibigyan kita ng isang oras, ha, para makapagpahinga, ayusin mo ang mga gamit mo. Tapos, bumalik ka na dito at maglinis ka na at mag-umpisa ka na magtrabaho. Oh! Opo. Okay.
sa kwarto mo. Salamat po. Eh, Mama, ano? Sa ano ba pwedeng uminom? Kasi uuhaw na uuhaw na ako eh. Doon, hanapin mo lang yung papuntang kusina. Ay, oh. Sige ho, salamat po. Iwanan ko na lang kung muna po dito. Eh, ano nga mo palang pangalan ninyo? Sige ho, kukuha lang ako ng maiinom. Pagkatapos mo magugas ng plato, magluto ka ng sardinas na makakain na kayo ni Tibo. Hoy, marinig mo ba ako? Opo, ma'am. Sasagot ka! Opo. Pagkaluto mo, sunduin mo si Tibo sa garahe. Sabihin mo, pwede na siya huminto ng paglilinis ng kotse. Kumain na siya at pwede na siya magpahinga. Ikaw hindi pa. Pagkakain, ayusin mo lahat ng pinagkanan at naupo ka sa sala. Hintayin mo si Manuel. Pagdating ni Manuel, magpakilala ka. Ipaghanda mo ng makakain. Pagkakain niya, ayusin mo uli ang lahat ng pinagkanan. Patayin mo lahat ng mga ilaw. I-check mo ang mga pinto bago ka matulog. May alarm clock ka dun sa kwarto mo. I-set mo ng alas 4. Nasa pinto ng ref, nakalista na doon yung lulutuin mo sa almusal. Oh, yun na lang muna. At yung ibang gagawin mo, bukas ko na lang sasabihin. Oh, naintindihan mo ako? Opo, ma'am. Tiburcio, pangalan ko. Pasensya ka na kanina. Hindi kita pwedeng kausapin. Bawal kasi magkwentuhan pag oras ng trabaho rito eh. Ah, Dorothy nga pa, pangalan mo? Eh, Doray daw po eh. Yes, Victorina lang nagbigay sa'yo ng Doray. Ako, Dorothy yung tatawag ko sa'yo, mas bagay sa'yo. Pero pag naririnig ni Ma'am Doray, ako, Tibo. Eh, wala naman akong mapagpipilian eh. Kay Tibo, kay Tiburcio. Parehong mabaho. Kaya Tibo na lang. Sige po, malang Tibo. O sige, kain ng kain. Kahit ganyan lao lang, kailangan magpakabusog ka. Ba, mahirap ang trabaho rito. Pumano? Yung po pa yung... Yung lalaki, yung... Si Manuel? Opo, yung Manuel. Sino ba yun? Akwan yun. Anak ni Sir. Pero hindi anak ni Victorina. Anak sa pagkabinata ni Sir. Huwag kang maglala. Mabait yun. Mamaya pa ang dating nun. Siguro mga pasado alas 12.
Ikaw yung bago? Doray po. Pang isang buwan. Ha? Kasi yung pinilitan mo, pang tatlong buwan. Eh sa itsura mo, sa tingin ko, pang isang buwan ka lang. Sarama na yung pinto. May gulo sa labas. Sir, bakit hindi ko po kayo nakitang dumating? Kanina pa ako sa labas. Nagyoyosi lang ako, tsaka nagpapalipas ng oras. Pagkahanda ko na ako kayo ng pagkain niyo. Mamaya na. Papahinga muna ako. Pero dyan ka lang. Pag nagutom ako, magpapahanda ako ng pagkain. Ha? Nakatakas yung mga magnanakaw. Alam mo, Manuel, kung magkwento ka, parang telegrama, wala akong naintindihan. Nakailang kurso ka na sa kolehiyo. Hanggang ngayon, tanga ka pa rin. Bakit kailangan isa-isa ko pang itanong para isa-isa mo rin ibigay yung detalye? Oh, sige ho. Di may mga nabagnanakaw ho na nakapasok sa bahay ni na Mr. and Mrs. Vargas. Mm. Pinakain ng laso yung mga aso kaya sila nakapasok. Ay yung mag-asawa lang ho nandoon sa bahay kasama ng dalawang katulong. Mm. Ninakaw ng mga lalaking nakatakip ang mukha, lahat ng pera at alahas nila sa bahay kasama ng ilang mamahaling mga ari-arian nila. At pagkatapos, hindi pa nakontento. Pinatay yung mag-asawa kasama ng dalawang katulong. Dumating ang mga pulis, pero tapos nang nakawan, tapos nang patayan, nakatakas pang mga kriminal. The end. Hmm. Malinaw. Maliwanag. O ngayon, tatanungin naman kita ng tungkol sa buhay mo. Wala ka na bang balak magtapos kahit isa man lang kurso, Manuel? Wala na nga akong reklamo ng balakin mong kunin ang lahat ng pwede mong kunin na kurso sa eskwelahan ninyo. Pero nakuha mo naman lahat, ha? Huwag mo naman sabihin, uulitin mo na namang isa-isa. Ay, hindi ko na kaya hintayin yun, ha? Wala akong balak na pumasa ng isang anak habang buhay. Ikaw pa. Anak ka lang na naging mister ko. Sila. Bakit kailangan patay nila pati mga katulong? Anong makukuha nila sa atin? Pare-pareho lang naman tayo, ha? Mga naghihikaw sa buhay. Ang kaibahan nga lang, pumapayag tayo magpaalipin. Gayun sila. Pag nanakaw na lang, wag lang magpaalipin. Mababait sila, yung dalawa nilang katulong. Mahirap din katulad ko. May mga anak din. Si Mr. Vargas, kahit na mamatay, nasa mabuti ng kalagayan yung mga anak niya. Samantalang, yung dalawa nilang katulong, hindi malaman kung mabibigyan ng magandang libing at kung saan ililibing. Eh, kung sabihin ko sa'yo, hindi na kita kailangan. Sige na po, ma. Tanggapin niyo na ako. Kailangan ko po ng trabaho. Alam ko. Pero nang nawala ka, naisip mo ba na kailangan ko magpalit ng damit? Saan naman ako kukuha na isusuot ko kung walang maglalaban ng maruraming damit ko? Ma'am, nagkasakit naman po ako eh. Yan naman ang hirap sa atin eh.
Yan ang hirap sa sitwasyon natin. Ako na lang ang dapat magbigay. Ako na lang ang dapat umunawa. E paano naman ako? Sino naman ang mag-iisip para sa akin? Ma'am, kaya naman po ako bumabalik mabuti na pong pakiramdam ko. Pwede na po ako maglaba. Tsaka ma'am, matagal na naman po ako namasukan sa inyo. Kabisado niyo na kung paano ko magtrabaho. Tsaka ma'am, alam niyo kung sa iba po ako mamamasukan, mahihirapan po ako. Kasi may edad na po ako eh. Ay, nako. Ano pa nga ba magagawa ko? Ay, nagmamakaawa ka na. Pasalamat ka ko rin. At ako eh, maunawa eh. Malambot ang puso at madaling magbigay. Pero hindi ako parating ganito, ha? Maaari rin akong tumigas. Lalo na pag inaabuso ng kabaitan ko. Huwag kang aabuso. Hindi po. O sige, pumasok ka na dun sa loob. Maglaba ka na. At sabihin mo dun sa bagong katulong na naglalaba dun, kailangan ko siya rito at may lakad kami. Ha? Ma'am, maraming po salamat. Oh, sige, salamat sige. Salamat po. Sige na. Nabubuhay pa yung asawa ni Ma'am, maliit pa yan si Manuel. Katulong na ako dito. Kaya, gagalangin mo ako, ha? Oh, anong tinatanga-tanga mo dyan? Apurahin yung trabaho mo na matapos ka ng madali, ano? Iwanan mo yan? Sasama ka sa akin? Ma'am? Oh. Alam ninyo? Oh. Kanina ko pa sinabi sa kanya. Kaya lamang, ayaw niyang sumunod ang tigas ng ulo. Gusto ro'n niyang tapusin yung kanyang nilalaban. Hindi ikaw ang magdidesisyon, Doray. Katulong lang kita. At ang trabaho mo, sumunod sa utos ko. Ano? Pag sinabi ko iwanan mo yan, matataranta ka at iiwanan mo yan. O, ano ba? Halika na! Dali ka! At kamulang kurin! Ma'am? Marami ka pang lalaban doon, ha? Kurin mo doon sa kwarto. Makit ka doon at marami pa nung iliwanan mo. Kaya kailangan tapusin mo. Halakilos! Siya ginising. Alam niyo, ayaw talaga gumising. Parang mantika akong matulog. Ano ba nangyayari sa babae niyon? Hindi naman siya dating ganun ah. Nako, huwag niyang sabihin na nigas kugol lang sipag niya noon. Kung hindi, tatalupan ko siya ng buhay. Kilala mo ako, kuring ha? Ayoko ng tamad. Ma'am, alam niyo, mahirap na lamang magsalita.
Kasi simula ko nung dumating ako dito, yung bumalik ako uli. Aba, marami na ako na-discovery. Alam niyo, para sa pakiramdam ko eh, para bang they're taking advantage sa kabaitan niyo at pagtitiwala ninyo. Sinasamantala kayo, ma'am. Niloloko ko, ganun ba? Sabihin mo sa akin, naku, ayokong ginagawa kong tanga. Ayoko sa lahat yung ginagago niyo ko. Tinanggap ko kayo bilang tao. Nagpakatao ko sa harap ninyo. Alam, may napansin akong pagbabago sa inyong dalawa. Doray, tibo. Doray, pag sinabi ko sa inyong hihintayin mo si Manuel, ang ibig sabihin nun, hihintayin mo nang gising ka. Abay, ginawa mo bang papagtungso pa? Napakaswerte mo! Ha? Nakakanakaw ka na ng tulog. Eh, ang hirap mo parang gisingin! Eh, kasi po, ma'am, ano po kasi yung liras na ditunog, hindi po tumunog. Hindi po ako nagising. Oh! Kasalanan ko pa ngayon na hindi tumunog ang relos mo. Aba, dapat alam mo ang responsibilidad mo. Kigising ka, kitulog ka, dapat alam mo ang trabaho mo. Ayoko nang maulit, oh, ha? Pati yung pagtulog mo dito sa sopa, kapag inulit mo pa to, sa labas ka pupulutin. Ikaw naman, Tibo. Sino ba nagpapasweldo sa'yo dito? Kayo po. Kaya dapat, ang loyalty mo sa akin, ha? Di ba? Apo. Eh, bakit kinukusiti mo si Manuel? Ayokong tinuturoan mo siyang manigarilyo. Ayokong tuturoan mo siya ng kung ano-anong bisyo. At saka pag yun, nagsasalita ng laban sa akin, dapat malalaman ko, sasabihin mo sa akin. At ayokong may magsasalita sa inyo ng laban sa akin. Naintindihan niyo? Opo. Nasaan si Manuel? Ma'am, kanina pa po umalis. Eh, pinipigilan ko nga po, pero ayaw niya. Sabi ko sa kanya, magpaalam mo na sa inyo bago umalis. Tsaka, ma'am, mukhang palabala sa inyo. Ako, makikita ng lalaking yun. Sige, magsibalik na kayo sa trabaho niyo. Doray, sasama ka sa akin. At may lakad tayo. Ikaw naman, Tibo. Pagbutihan mo naman ang paglilinis ng kotse. At nakakahiya sa mga amiga ko. Corinne, tapusin mo na yung mga labahin mo, ha? Po. Pagkatapos, umpisahan mo naman yung mga rumdamit ni Manuel. Po. Oh, sige na, magsigilos na kayo! Malakatanga pa! Bago na naman itong bahay mo, ha? Ano naman, ha? Ay, naku, Mare. Kaya ko lang naman itinatayo ang bahay na ito para kung tayo nagmamadyong, walang istorbo. Ako rin. Magpapagawa rin ako ng ganito para may nagpapalaroan tayo. Oh, ikaw naman, Maring Vicky. Kailan ka magpapatayo ng ganito? Napakalaki na ng bahay ko. I feel like I practically own half of the earth sa laki ng bahay ko. Kaya nga, marami akong katulong. Kailangan ko ng maraming katulong. Tsaka, natutulungan ko pa yung mga pobreng walang matirahan. Nakapagpapasweldo pa ako. Feeling ko ba eh, nakakatulong ako sa maraming tao. Ako rin, Mare. Marami din akong katulong. Ay, naku, Mare. Bawat isa sa mga anak ko may kanya-kanyang katulong. Kaya lang, delikado. Delikado rin yung maraming katulong. Alam mo na, hindi mo naman kilala yan. Saka, hindi ka naman basta makakapulot ng kung sino-sino. Alam mo na, mga walang breeding yan. Huh? Mahirap turuan. Mahirap turuan kung paano magpakataong katulad natin. Oh. Oh, kung sa bagay, totoo yung sinabi mo. Oh, sige, mag-umpisa na tayo at nang makarani tayo. Oh, sige, sige. Oh, ako ang mano. Oh. Hmm. Thank you.
Oh, nag-enjoy ka ba, Mare? Of course, Mare naman. Kita mo, inumaga na nga tayo. Ay, siya nga pala. Natatandaan mo si Maring Norma? Oh, bakit? Ay, nako, nasa Australia na siya ngayon. At nag-asawa siyang muli. Ang napangasawa ay isang Australiano. Ay, naku, oo, talaga naman. Sinulatan niya ako at ang kabilin-bilinan, pasulatin ko rin daw kayong lahat. Ay, naku, halika nga muna. Nakalimutan ko sa lobby yung sulat. Ibibigay ko sa iyo yung address niya. Mahal talaga, maghapon magdamag na tayo magkausap, may nakalimutan ka pa rin. Ang hirap nang tumatanda. Diyan ka na lang, hintayin mo ako dyan. Tingnan mo nga naman ano, Mare, si Norma, eh, matanda na yun ah. Ay, kasama pa? Oo. At Australiano pa rin. Ano? Bakit? Wrong po ang sakit niya. Sabi ng doktor, malikha na, kaya din pinadala sa ospital. Hindi po, kailangan natin ng pera. Meron ka ba dyan? Wala eh. Magluto ka na para makakain na tayo ni Mang Tibo. Uy, makisama ka. Kailangan niya ng aking mga anak. Sa kanila, paniwala yung mga yan. Dahil mayayaman naman yan eh. Pero sa atin, napaka mahalaga yung mga bagay na yan. Sige, kilos na. Magluto ka na. Hindi ko naman maintindihan kung bakit ka ginagabi. Eh, saan ka ba na pupunta? Marami ko kaming project sa school, tita. Paano ka magkakaroon ng project hindi ka naman pumapasok? Wala akong pakialam kung ayaw mong ayusin ang buhay mo. Pero huwag mo lang akong lolokohin. Kung hanggang dyan lang ang gusto mo, eh sabihin mo lang. Malaya ka makakaalis. Ibigay mo sa akin ang parte ng pera ng daddy ko. Hindi mo na ako makikita pa. Anong pera pinagsasasabi mo? Pera ng daddy ko yan, kaya huwag mong sasarilinin. Hoy! Empleyado ko lang sa pabrika ang daddy mo. Wala siyang pera kundi yung isinesweldo ko sa kanya. Wala siyang puhulan kundi yung itsura niya. Ay, alam siya nagka-pera dahil pinakasalan niya ako. Dahil namatay ang pobre mong nanay sa panganganak sa'yo. Pasalamat ka. Dahil kinupkup kita kahit hindi kita kaano-ano. Pagkatapos ng ginawa ng daddy mo sa'kin. Eh, ano bang ginawa ng daddy ko sa inyo? Hindi mo alam. May tatlo kang kapatid sa labas. At pera ko ang bumubuhay sa kanila nung nabubuhay pa ang daddy mo.
Laking pasasalamat ko noon nung nadisgrasya ang daddy mo sa pabrika. Dahil sabi ko, yun lang ang dapat mangyari. Yun lang ang dapat mangyari sa mga lalaking katulad niya. Ginawa ko siyang tao. Ginawa naman niya akong hayop. Hindi totoo yan. Hindi ko ugali ang ipilit sa isang tao ang ayaw niyang paniwalaan. Nasa sa'yo yun, Manuel. Pasalamat ka. Mabait ako. Dahil iniisip ko pa rin ang kapakanan mo. Ngayon, kung hindi mo kaya, hindi mo matanggap, hindi kita pipigilin. Makakaalis ka. Kaya lang ito ang sasabihin ko sa'yo. Wala kang kahihinatnan. Kaya samantalahin mo na ang pagiging mabait ko. Payag ako. Makatapos ka lang ng pag-aaral. Kahit naman papano eh. Meron din naman tayong pinagsamahan eh. Ipabigay na lang niya sa inyo yung sweldo ko. Pwede niyo na akong kunin yun kay Mang Karyo. Sana makatulong sa inyo yung perang pinaghihirapan ko dito. Mabuti naman ho kalagayan ko, kaya huwag ko kayo mag-aalala. Hindi naman ho ako nagugutom eh. Pagaan lang ho ang trabaho ko, madalas kasama ako ni Mang Vicky. Ganun lang ho, walang masyadong ginagawa. Napapagod nga ako dahil naiinip ako eh. Tagasunod lang ho ako sa utos. Sige na ho, itay. Matutulog na ako kasi sabi ni Ma'am Vicky, matulog na ako eh. Dahil kailangan ko pa akong gumising bukas ng alas 4, sabi ni Ma'am Vicky. Libo. Eh, bakit 1,000 lang? 3,000 kailangan ng anak mo. Eh, ilang binigay sa akin ni Ma'am eh. Diyos ko naman. Isan mo ko pa kukuhanin ang 2,000? Bahala ka na. Mangutang ka na muna. Ano ba naman yan? Tutulong din lang. Hindi pa lubos-lubosin. Buti nga, tumutulong eh. Kaya hindi niya obligasyong tulungan tayo. Kaya hindi na tayo dapat magreklamo. Ibabayaran mo naman ito eh. Kahit na, sa akin si pasweldo ko eh. At saka yan, pera niya yan. Pasalamat na rin tayo at tinulungan tayo. Ano ba? Kanina pa ako nagugutom. Eh, ma'am, wala naman po kasi dito yung meatloaf na pinapahanap ninyo eh. Ano hindi mo makita eh? Ako mismo ang bumili dyan. Ako mismo ang naglagay dyan sa cabinet. Inalukog ko na nga ho, wala ho eh. Hanapin mo mabuti! Eh, talaga nga pong wala. Eh, paano mo mawawala? Eh, hindi pa naman yung kinakain. Eh, ma'am, baka naman po si Sir Manuel lang kumain. Okay, eh, hindi kumakain ng ganun. Basta hanapin mo mabuti. Eh, kasi po, inalukog ko na to. Nilipat ko na nga ho dito sa kabila. Wala talaga ho eh. Ako? Nababawasan ang mga dilata ko na hindi ko namamalayan, ha? May milagro nangyayari dito. Hoy, Corinne! Nakikita mo ba yung spampo niya sa kabinet? Oo. Nawawala ang mga dilata ko. Kung sino man sa inyong tatlong kumukuha, ang mabuti pa magtapat na sa akin. Dahil pag ako pa nakahuli sa inyo, malilintikan kayo! Ma'am, wala akong kinalaman dyan. Boss, maghahanapan tayo. Tawagin mo si Tibo. Dali! Oo. Ikaw, Doray, halika.
Ikaw pa kumukuha. Magtapat ka! Ikaw ba? Hindi po. Hindi po ako nangunguha ng di sa akin eh. O, kilala mo kung sino? O? Baka kilala mo kung sino, sabihin mo na. Hindi po, ma'am. Wala po akong alam eh. Ayan. May magnanakaw dito sa loob ng bahay nito. Ninakawan ako ng mga pagkain! Ikaw ba yan? Ando po, wala po ko alam niya. Pwes, sa kwarto niya. Maghahaligugan tayo ng mga gamit. Hindi kayo! Sa mga kabinet mo! Daray, sa mga kabinet. Hindi ko sinasabi magnanakaw ka. Sabi ko, buksan mo lang kabinet mo. Hindi magnanakaw? Ay, ano yung mga dilata niya? Ay, ma'am, hindi ko ninakaw yan. Gusto mong mapulis kita? Ay, naku. Huh? Naku, alin ko rin aminin nyo na kayo kumuha. Hindi naman ako, diba? Hoy, ano nga aminin ko? Babae ka, pwede ba? Huwag mo akong sama sa kalokohan mo, ha? Ma'am, wala akong kinalaman dyan. Ako, ma'am, sabi niyo, haling ko rin aminin mo, diba? Sinabi mo sa akin, kailangan ng mga anak mo, kaya kailangan mo kumuha. Huwag kong isisi sa iba ang kasalanan mo. Matagal ko na katulong si Corey. Wala pang nangyayari na kawa noon. Ngayon lang na pumasok ka dito. Kaya kailangan parusahan ka. Naku, ma'am, huwag niyo naman ako ipapulis. Ayokong makulong eh. Hindi ka makukulong. Hindi ka mapaparusahan. Ako ang niloko mo. Ako magpaparusa sa'yo. Corey, sige. Ilabas mo yung mga gamit mo. Bukas sa kabilang kwarto. At itong babae ka, mapaparusahan ko. Sige, dali! Parusa, tumagdan na ako nito. Ma'am, hindi ko talaga ako ninakaw, ma'am. Ayan ang ebidensya. Hindi ko talaga ako ninakaw. Mamatay man ako. Ganun ako. Paman talaga. Hindi ko talaga ako ginawa talaga. Hindi ko talaga. Ayan, kita. Dali. Halika na. Aling ko lang. Kaminin niya. Lang ka lang. Halika na. Tabas. Dito. Dito. Anong hindi talaga ako nagnakaw. Halika na. Dali. Hindi ko talaga ninakaw. Yung nilipad na siguro sa kaminin ko. Tabi ng kwarto ni Tibo, ah. Kaya natin magutom yung masibang yan. Nalakaw na yan. Ma'am! Wala ko na ba akong kasalanan? Ma'am, aling ko rin! Aling ko rin! Wala akong kasalanan sa Aalis na ho ako, tita. Saan ka naman pupunta? Bahala na ho. Hindi kita pipigilin kung yan ang gusto mo. Naiintindihan ko kayo, tita. Maraming salamat na lang ho sa lahat ng nagawa niyo para sa akin. Wala yan. Kahit naman papano eh. Para na rin kitang anak. Dahil sa akin ka lumaki. Sayang nga lang at hindi naging mabuting asawa ang daddy mo. Doray?
Manong? Manong, kayo ba yan? Oh, talaga bang hindi ikaw nagnakaw? Naku, hindi ko talaga ako nagnakaw. Si Aling ko rin talaga nagnakaw ng mga dilata. Oh, sige. Yan dami ang gamit mo. Bubuksan ko yung pinto. Tatakas ka. Talaga ho? Oo. Sige. Kuring? Kuring! Ma'am! Opo, ma'am. Ihatid mo si Sir Manuel mo sa labas. Tawagin mo na rin si Tibo para maihatid siya kung saan siya, kung saan niya gusto. Opo, ma'am. Tutulong ko si ma'am. Ma'am, hindi. Saan ka pa-ril? Eh, may utang na loob ako, ma'am. Manong naman, baka mapaano pa yun yung ginagawa. Hindi, sige, mauna ka na. Hindi, Manong, huwag ka nang pumunta doon. Sige na. Manong, mag-ingat ka. Taong nangangailangan,
tinutulungan. Ginawa ko yung ginawa ko para kay Mano. Dahil tao lang ang tinutulungan.